Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, itinayo ang isang tolda na may dalawang bahagi. Ang una'y tinatawag na dakong banal. Naroon ang ilawan, ang hapag at ang mga tinapay na handog sa Diyos. Ang ikalawa'y nasa kabila ng pangalawang tabing at tinatawag na dakong kabanal-banalan. Ngunit dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya'y naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad. Hindi ginawa ng tao, alalaong bagay wala sa sanlibutang ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at ito'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo ng dumalagang baka ay iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon, sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan. Ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang talikdanan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ang Salita ng Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan, siya'y naghahari sa sangkatauhan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog, masayang sigawan ang ipinansoob, purihin ang Diyos, siya ay awitan, awitan ang hari, siya ay papurihan. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha, maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao, anupat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa mapagpalayang araw po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Tayo po ay nasa araw ng Sabado sa ikalawang linggo sa karaniwang panahon. At sa ating ebanghelyo ay ating maririnig ang sinasabi ng mga tao na sisiraan siya ng bait. Bakit ba nasabi ng mga tao na si Jesus ay nasisiraan ng bait kung kaya't itong kanyang mga kasambahay ay pumaroon sa kanya para sunduin siya? Ano ba ang ginawa ni Jesus? Sapagkat si Jesus, noong siya ay pauwi na patungo sa kanila, ay ang mga tao ay nagkakatipon-tipon, no? Nagkatipon-tipon. Tulad ng nangyari nung nakaraang linggo, ang mga Pilipino ay nagkatipon-tipon at nakakatuwa na pagmasdan, no? Nakakatuwa na pagmasdan. Sapagkat si Jesus, nang makita ang maraming tao na nagkakatipon-tipon, hindi man lang makuhang kumain. Saan to papakaya nung makita ang dami at kapal ng mga Pilipino na sumalubong at sumama sa kanya, nakuha pa kayang kumain? Kaya nga, ang Panginoon, dahil nakita niya ang pangangailangan ng mga tao, hindi na niya nakuhang kumain. Abalang-abala siya. Maraming mga tao ang pumunta sa kanya, may mga sakit. Kaya nais nila, itong mga tao, mga may sakit na ito, mahawakan man lamang sila ni Jesus o mahawakan man lamang nila ang laylayan ng damit ni Jesus, na parabagang ang mga Pilipino nang dumadaan na sa tapapa, gustong hahawakan. Ganun ba? Ganun ang sitwasyon.
na nais ng mga tao mahawakan si Jesus kahit ang laylayan ng kanyang damit. Kaya nadama ni Jesus ang pangangailangan ng kanyang mga kababayan. Nararamdaman ni Jesus ang daing ng mga tao. Kaya nga, si Jesus hindi makuhang kumain, hindi makuhang makapagpahinga, hindi makuhang makaupo man lamang dahil siya'y abalang-abala sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga tao. At siya ay patuloy na nagtuturo sa kanila. Kaya nga, ang sabi ng marato, ala, nasisiraan na siya ng bait. Alam ni Jesus, itinuturo ni Jesus kung paano tayo makakarating sa kaharian ng Ama. Kaya yung mga tao hindi makaunawa sa kanya, sinasabi, nasisiraan ng bait si Jesus. At ito'y ipinag-alala ng kanyang mga kasambahay. Kaya nais nilang kaunin si Jesus para makapagpahinga, para makakain. Dahil si Jesus, inuubos ang sarili sa pagtugon sa pangangailangan ng kanyang sambayanan. At ito ang larawan ng Diyos na nakita natin ng mga nakaraang araw. Ang Diyos ay bumisita sa ating bayan. At hindi man lamang niya makuhang magpahinga sapagkat tinugon at tinutugon ng Diyos ang pangangailangan ng kanyang sambayanan. Mapalad tayo, pinag-aksayahan tayo ng panahon ng Diyos. Kaya nga, nag-uumapaw ang ating pagpapasalamat at pagpupuri sa Panginoon sa kanyang pambihirang biyayang ipinagkaloob sa atin. Pinagpala ka, bayang Pilipinas. Pinagpala ka sapagkat kasama nating naglalakbay. Saw when he opened his eyes for the first time. I know that it was a loving night, but I wish they were mine. We could only imagine what happened on his birth. All alone and unwelcome, he came to this earth. A quiet night in a cold manger, all alone and unwelcome in his own, just another stranger. Did you know what the dying Jesus saw when he closed his eyes for the last time?
Lord.